matapos marinig ang magkabilang panig, napatunayan ang hukumang ito na ang nasasakdal na si Alcalde Bernardo S. Amante ng Bayan ng San Roman, lalawigan ng Samar, ay nagkasala. Dahil dito, siya ay hinahatulan ng parusang kamatayan. Dahan-dahan naman, masyado akong natuli na. Baka dito pa tayo madisgrasya at hindi sa bahala. Nagmamadali tayo, di ba? Kaya cool ka lang, akong bahala sa'yo. Wala ka ba tiwala sa akin? Sa'yo meron, pero sa babangga sa atin, wala. Boss, pwede ko muna magbakasyon. Pahinga lang kahit na konti. Hindi pwede. Marami pa akong kasong aasikasuhin. Sobrang sipag mo naman kasi, boss eh. Di ka ba napapakot? First and foremost sa akin ang kahalagahan ng katarungan, Lizette. Alam mo yan ang dapat mangibabaw, ha? Hindi ang kapangyarihan ng salapi. I know that, boss. Kilala kita eh. Ikaw yung taong hindi mo pwedeng tapalan ng pera sa mukha. Alam mo, boss, sa DOJ, parati ka pinag-uusapan. Kasi tapang-tapang mo daw eh, daig mo pang liyon eh. Kahit daw pader na ang katapat mo, kahit na pressured ka na ng influential political figure, hindi ka pa rin daw natatakot eh. Alam mo, narating ko itong kinalalagyan ko ngayon sa pamamagitan ng sheer guts and determination. Basta't alam kong nasa katwiran ako, paglalabang ko. Nasaktan ka ba? Anong nasaktan? Muntik mo na nga kaming mapatay! Sorry, pasensya na kayo. Hindi ko naman sinasadya eh. Sorry, pasensya? Sa bakery lang nabibili yan, ano? Alam mo ba kung magkano magagastos mo sa bangga ng kotse ko? Misa ka na lang natin pag-usapan to. Nagmamadali kami. May misyo kami inahabol. Anong saka na lang? May balak kang iwanan kami nakatiwangwang dito sa gitna ng kalsada? Hindi pwede! Lizette, tumawag ka ng pulis. Yes, ma'am. Mga pulis din kami, miss. Special Operation Group. Eh, mga pulis pala kayo eh. Di alam nyo yung standard procedure ng ganito insidente, tumawag ka na investigador. Miss, inaamin ko naman na kasalanan ko eh. Kaya lang, may importante kami pupuntahan. Kung gusto mo, pumunta ka sa opisina, doon tayo mag-usap. Tayo na pare. Kano? Kinakausap kita, tatalikuran mo ko? Importante lang talaga itong mission namin. Hoy! Kilala ko takbo ng utak ng mga pulis ha? Iiwanan yung kotse ko rito, tapos babalik na rin nyo ang pangyayari? Ang kulit mo! Magkita na lang tayo sa presinto 8. Hayop! Bastos! Walang moto! Kakasuhan kita! Ididimanda kita! Walang iyak! Halika na! Mabuhay siya, please! Oras, Santiago. Ano nangyari sa inyo? Sorry, sir. Saka na akong papaliwanag. Ano ba ang sitwasyon? Nakapindang kami. Hindi kami kapasok. Inuulang kami ng bala. Iikot kami sa likod ni Mike. Cover niyo kami, sir. Tara! We'll be right back.
Pan mo ako. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh. Nahuli kaninang alas 5.45 ng hapon ang kinikilalang pinuno ng Crystal Ice Gang na si Warlito Gan ng mga operatiba ng Western Police District. Nakapanayam ng ating field reporter, si Major Mateo. Warlito Gan is the leader or the head of the notorious and dreaded Crystal Ice Gang. This is a result of our continuous surveillance of their movements and activities of their drug trafficking of cocaine. I would like to commend Lieutenant Santiago for personally capturing Mr. Gan. Ateniente Santiago, hindi ho ba masyadong delikado ang ginawa niyong pagpasok sa loob ng bodega? Wala na kasing ibang paraan. Masyado kasi mapuwersa ang grupo ni Warlito Gan eh. Swerte nga lang at ang kami pogi naman ng pulis! Tignan nyo! Mabuti naman at walang mas... ninyo. Alam mo... Yan ang pulis na nakabangga sa akin eh! Swerte lang yan eh. Ang yabang talaga! Ano po ba gustong idagdag? Pwede bang bumate? Ah, sige po. Wala pong problema. Nay! Kamusta na kayo dyan? Okay ako dito. Ang baduy! Maraming salamat po, sir. Yan po si Tiniente Santiago ng WPD. Ngayon po ialamin naman natin kung ilan ang mga naging casual case. Bagong trouble na naman ang haharapin mo. Santiago, kami. Kami, may complaint si Prosecutor Villaverde. Binangga mo rin ang kotse niya pagkatapos tumakbo ka. Ako, sir, tumakbo? Di naman kita tinakbuhan, ha? At lalong di ko sinasadya ang nangyari. May iniwasan lang ako masasagasaan, kaya nabangga ko yung kotse mo. Pero hindi ko sinasadya. Pasensya ka na. Sorry. Okay? Ngingiti-ngiti ka pa dyan. Para kang nakakaloko, ha? Hindi kita niloloko. Talagang ganito itsura ko. Smiling face. Pwes, mabuburay ang ngiti mo kapag nakita mong halaga ng babayaran mo sa sira ng kotse ko. Ipaayos ko agad sa talyer ng insurance namin ng kotse mo. Hindi pwede sa akin ang patakbuhing talyer. Magaling magtrabaho mga tao ron. At sisiguruhin ko sa'yo, paglabas ng kotse mo, mas maganda pa kaysa sa dati. Siguraduhin mo lang, ha? Dahil pag hindi na naibalik sa dati ang ayos ng kotse ko, malilintikan ka sa akin. Sige, Major. Alis na ako. Thank you very much. Ma'am? Tandaan mo lang, ha? Hindi dahilan na nagmamadali o ang alarm call ng pulis para magpatakbo ka ng barumbado sa kalye. Ginagawa na ng abogado natin ang lahat ng hiling mo. Kaya lang, mabigat ang utos ay taas. Pakilusin mo lahat na nakikinabang sa atin. Papa, hindi ako pwedeng magtagal dito. Nasa Department of Justice na ang kahilingan ko. At kung kinakailangan, pati sa Supreme Court, pararating ko ang motion para makapagpiyansa ka. Gagawin ko iyo. Papa, gawin mo ang dapat mong gawin. Para makalabas ako rito. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko yan. O, alis na ako, ha? Pa. Ano na naman?
Sandali lang. Sir, gusto lang mong i-report. Bats! Congratulations, ha? Mukhang malaki isda na naman ang nadali ng grupo nyo, ha? Napapag-iwanan mo na kami talaga. Swerte lang, Bats. Huwag ka naman masyado magmadali, tinyente. Umiiyak ko. Baka sa halip na promotion, corona't lapidama tanggap mo. Hindi ko yata gustong pilantikan dila mo. Tinatakot mo ba ako? Wala akong ibig sabihin, tinyente. Kaya lang nagtatampo ako sa grupo nyo, eh. Taga-narcotics kami, na hindi nyo man lang kami natimbrihan. Kayo pa nakadali sa drug lord na yon. Yung ba ang pinuputok ng butsi mo? Alam mo, Sarento, kahit na pare-pareho tayong pulis, may kanya-kanya tayong division. May kanya-kanya tayong diskarte. Ang hirap sa'yo. Masyado ka kasinsipsip. Masyado kang gaman sa promosyon. Sarento, inggit lang yan. Kaya mas mabuti pa, kamuti mo na lang yan likod mo. Huwag ang likod ng iba. Ano ibig mo sabihin? Scratch. Hi, Archie. Hi, good afternoon. Obvious ba? Gusto mo lang ako kayang dala mo? Kundi yan, hopi at champoy. Si Vera. Naku, Archie, mali naman kasi timing mo eh. May tinatapos kasi kaming research para sa hearing namin bukas. Baka naman pwede siya makausap kahit sandali lang. Ay, naku, Archie. Hindi ko alam at hindi kita maintindihan kung bakit mo pinagsisiksikan kay Fiscal Vera ang iyong sarili. Samantalang, nandito naman ako. Available, free, willing, and able. Sa kanya, wala kang maaasahan. Sa akin, punong-puno ka ng pag-asa. Ano? Lizette? Nasaan yung file ni Congressman Esquera? Nasa attache case mo. Ah, okay. Hi, Archie. Hi. I have something for you. Thank you. Pakibigay na lang kay Lizette, ha? Busy kasi ako, eh. See you some other day. Bye. O, paano? Edi, thank you na lang. I have 2 tickets for my fair lady. Iimbitin ko sana siya, eh. Pabayaan mo. Panunuurin namin. Thank you, ha? Di bali na lang. Kung gusto niyo manood, matuto kayo magbayad. Oh! Ay! Karakter! Oh, eto ng gifts mo. Sa'yo na lang. Ay! Thank you. Bakit ba sa dami ng liligaw sa'yo eh, wala kang mapili-pili? Let's go to, si Aga. Yun! Guwapo. Simpatiko. Naka-BMW. Playboy. Si Eduardo. Ayun naman. Macho. Katawang pang-romansa. Suwabe. Mayabang. Parang bagyo. Baka naman kay... Poging pulis ka lang mauwi kay Tiniente Santiago. Ano? Yan ang hinding-hindi mangyayari. Itaga mo sa bato. Wala siya sa kalingkingan ng utak ko. Talaga bang ayaw mong mag-one for the road muna tayo, Batch? Wala ako sa kondisyon eh. Next time na lang. Ikaw rin. Maraming mga bago doon. Ang gaganda, mga sexy. Batang-bata pa. Huwag mo na akong demonyohin, Batch. Pare-pareho lang ang lahat ng babae. Kung hindi ambisyosa, taksil. Lalagyan ka lang niyang taing maninok sa ulo. Sige na. Oh, daan na mo ako bukas. Okay. Store boy sa buhay ko. Pwe! Love.
Salamat. Iba talaga pag sinuswerte, no? Sasama ka sa akin mamaya. Ibo-blow out kita. Hindi na tuloy ang lakad ko sa Cebu. Ipa-fax mo na lang dito yung mga kailangan kong papeles. Ho, eh, boss. O bakit parang nabigla ka? Wala ho, boss. Akala ko kasi eh. Akala mo kasi makakalakwatsa ka, no? Teka nga pala. Ano na nangyari dun sa pinatatawagan ko sa'yo? Nakausap mo na ba yung antipati kong pulis na yon tungkol sa kotse ko? Kung tapos na, kailangan ko kasi eh. Hindi ako sanay nagpapamaneho sa iba. Eh, bukas pa raw, boss. May nangyari kasi sa kanya eh. Pinasok ng hired killer yung bahay niya eh. Buti nga, hindi napuruan ko dito, oda si Pogi. Ito nga, oh, headline. Magaling lang talaga ang utak ng hambog na pulis na ito. If I know. This is another case of salvage. Magaling lang magpalusot eh. Malakas pa sa media, ha? Di naman siguro, boss. Mukha namang matino at dedicated na pulis itong si Teniente Pogi, eh. Tsaka, hindi naman niya siguro babarilin ang sarili niya para lang magka-publicity, no? Don't be blinded by his good looks, Lizette. Sinisiguro ko sa'yo na tama ang kutob ko sa bastos na pulis na yan. Sira ulo niyan. He's like a cold-blooded criminal na walang pagpapahalaga sa katwiran. Batas ng baril ang pinaiiral niya. Ganun nga kaya ho, boss? Hindi ka naniniwala sa akin? Ano ba ito? Akala ko ba ayos na ang kotse ko? Nagyayabang ka lang pala eh. Tignan mo nga ang pangit. Tagpi-tagpi pa. Nakaalsa pa ang masilya. Miss Villaverde. Villaverde. Hindi po yan ang kotse nyo. Eto, oh! Punta ka ng punta ka dyan para ka manok, eh! Oh! Mukhang naka-eskinol pa! Yan ba? Kau lang, eh! Wala kang tiwala sa akin. O ano? Di, bilib ka na? Okay itong talyer mo, ha? Pulidong gumawa. Parang brand yung kotse ko. Hindi halata ang bangga, ah. Kau lang eh. Masyado kang nerbiyosa. Wala kang tiwala sa pogi mo kaibigan. Hmm? Siguro dalahan nyo ng carnap to, no? Anong palagay mo sa akin, carnapper? O tignan mo, napikong ka kagad, hindi ka na mabiro. Eh, hindi naman ako nakipagbiroan sa'yo eh. O di hindi. Aka na nga susi ko. Susi. Oh. I'm sorry. Pasador, meron ka? Kaya ka pala nakapulano. Wala kang pakialam, bastos ka! Akin na nga yan! Alam mo, Piskal, may kasabihan sa amin ang matatanda. Kapag meron daw ang babae, hindi daw dapat maligo. Nakakasira daw ng ulo yan. Demonyo ka, ano palagay mo sa akin? Sira ulo? Malapit na. Anong malapit na? Malapit ka na masira. Bastos na talaga, bastos! Pinibino ka lang eh! Napatunayan ang hukumang ito nang nasa sakdal na si Warlito Gan Igo ay nagkasala sa smuggling at distribusyon ng ipinagbabawal na gamot. At dahil dito, ang nasa sakdal ay pinapatawa ng parusang kamatayan. Congratulations, attorney. Thank you. Congratulations. Thank you. Halika na. Yan ang itatak mo sa utak mo. Kahit nasa loob na ako. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Hindi sinasabi yan. Ginagawa. Taka na. Umiinit pa lang ang laban, Teniente Santiago. Sinimulan mo ang laban. Tatapusin namin. Excuse me, si Attorney Villaverde. Ma'am, I'm so sorry, pero may pinag-utos sa akin si boss na bawal daw siyang istorbuhin eh.
Pakisabi lang na ang tita ani niya. Kapatid ako ng mama niya. Ganun ho ba? Sandali lang, ha? Excuse me, oh boss, pero VIP yung dumating, eh. Sinabi ko, ayaw kong paistorbo. Kung pati ako, ayaw mo nang makita. Uuwi na lang ako sa Amerika. Ah! Tita Ani! Tita, kailan ka pa dumating? Kamusta ang mama? Ang ate Celia, ang mga bata, wala ba nagkakasakit? Isa-isa lang. Wala ka sa husgado. Sabig na kasi ako makabalita tungkol sa kanila, eh. Talagang maraming marami akong ikukwento sa'yo. Talaga? Dalawang buwan ako rito. Ang gusto kasi ng mama mo, personal kong pamahalaan ang pagbibigay ng titulo ng lupa sa mga kasama natin sa asyenda. At ang gusto naman ng ate Celia mo, kumbinsihin kitang mag-migrate kasama ko sa States para mag-iba naman daw ang mundo mo. Maligaya naman ako rito, eh. Ngayon, kung may kakasuhang pulis doon o government official, then pupunta ako ron. I'll prosecute them. Yan na nga ba ang sabi ng mama mo, eh. Masyado kang engrossed sa trabaho mo. Pinababayaan mo sarili mo. Hindi ka ba naiingit sa ate Celia mo? She's a happy mother of four beautiful and talented young kids. Pangarap niya yun, eh. I'm happy dahil na-achieve niya yun. Ako, I'm still craving for success. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit yun, ha? I want to retire as a justice of the Supreme Court. Vera, mas matamis ang tagumpay kung may paglalaanan ka. Bata ka pa, maganda. You deserve a family. Na mag-aasikaso sa'yo. Walang dull moment ang buhay ko, tita. Maligaya akong tumutulong sa mga kababayan nating inaapi. At saka, maligaya ako sa pagtulong sa mga kabataan sa bahay ampunan. They're my family. Sila nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Sila rin ang inspirasyon ko. Identify din dalawang napatay niyo sa ambus. Miyembro sila ng Mad Dog Gang. Sir, matagal na nakakulong sa bilibid ang mga Mad Dog Gang. Kaya imposible yung sinasabi niyo. Kapag pera nagsalta, Daniel, walang imposible. Inirepare ko na sa NBI ang kaso. Iimbisigan lang mga gwardiya sa bilibid. Kapag napatunayan na, na ito'y kakuntsaba na sindikatong gusto mamatay sa inyo, sibak na sila, pasok pa. Mukhang hindi tayo titigilan ng mga lokong yon, Bats. May duda ako. Tropa ni Warlitugan ang gustong yumari sa atin. Dahil siya lang may malaking galit sa atin, eh. Mahirap magbintang, Daniel. Isang bagay lang hilingin sa'yo. Kung meron kang plano, sabihin mo sa akin, huwag na huwag kang gagawa ng sarili mong diskarte. Oo, sir. Ingat ka lang, Bats. Sa dami ng mga tao na kaikwento natin, talagang hindi natin maiwasan makasagasa tayo. Kaya lang, mahirap tukuin kung sino gusto magpatumba sa'yo. Tama si Mike, Tiniente. Kumari nga lang, pati batok mo, lagi mo na mata. Sa dami ng lokod sa mundo, may hindi mo alam kung sino kalaban, sino kakampi. Oh, ito na pala si Bobet. Pare. Yan ang chuchu ni Tiniente. Bobet, salamat nga pala dun sa... Hindi dito dapat pag-usapan yan. Doon tayo sa pisina. Isang araw, pakakainin ko ng bala yung Tiniente yan. Pati na yung madaldal niyang loro, puputulong ko ng dila yan.
Sino to? Si Bobet Tuto. Oh. Bobet. Bakit? Pinatawag ako ni Sir Mike. Nakasakote daw sila ng pusher. Kailangan daw nila ng backup bago pasukin. Tumawag na ako sa headquarters pero wala ron ng tropa. Nagpakasakali nga lang ako sa bahay niyo. O sige, darating ako. Nasaan ba kayo? Sa Intramuros, o. Sa Gimang Comelec Building. Huwag ka nang lilingon, bata. Baka makalabit ko pa itong baril ko. Alam niyo na ang gagawin sa kanya. Bobet! Bobet! Paano, Gable? Tapos na ang araw niyo. Araw naman namin ngayon. Wala na yan. Napuluhan mo eh. Sigurado bukas, nasa jari na yan. Tara. Kikilos, pinyente! Anong ibig sabihin nito? Kapag kumilos ka na masama, sasabog yung utak mo. Ang akala ko magaling kang pulis. Isa ka palang pusher. Bakit mo nagawa yun? Bakit? Sir, wala akong kasalanan. Hindi ako pumatay kay Mike. May suspensya ako na si Bobet na may kinalaman doon. Huwag mo mulain. Bistado na kita. Isa kang ulupong. Mga katulad mong pulis na sumisira sa magandang pangalan ng departamento. Kung tayo mga pulis ng tapatayan, sino bang maniniwala sa atin? Sir, kung bibigyan nyo lang ako ng ilang minuto para makapagpaliwanag, maiintindihan nyo ako. Babasagin mo eardrums ko ng kasinungalingan mo. Maraming beses ko nang sinubo ang buhay ko sa panganib, sir. Naging matapat nyo akong tauhan. Itinuring ko kayong pangalawang ama na inakala kong tutulong sa akin sa oras ng kagipitan. Pero nagkamali ako. Di ko kalahing pati kayo maniniwala sa mga binibintang nila sa akin. Palit ka man ng banat, ay aas ko pa rin. Isang aas na dapat tanggalan ng kamandag bago tumaklaw ng panibagong biktima. Nay! Nay! Oh! Ang kuya po! Nasa dyaryo! Nakakulong! Ano? Totoo kaya ito na ba?
buhat ngayon. Sarado na ang pinto ng bahay natin sa Kuya Danilo. Wala na kayong kapatid. Para sa akin, patay na siya. Pili ka ng babastusin mo, ha? Bastos! O, bakit? Oh, bakit mo siniko? People of the Philippines versus Lieutenant Daniel Santiago. Criminal case number 1935 for murder. Attorney, siya bang prosecutor? Siya ang kalaban natin. Eh, bias siya ang kaaway ko yan. Tenyente, walang personalan dito. Manalig ka sa batas. The prosecutor may now present her witness. Ginoong Gutierrez, nasaan ka nang gabing mangyari ang krimen? Nasa headquarters po. Kasama ko po si Sargento Masungkal nang makatanggap po kami ng impormasyon na magkakaroon ng bypass operation na manggagaling sa lumang gusali ng Comelec. Dali-dali kami nagtungo ron. Sa Makatwid, naroon ka ng patayin ang nasa sakdal si Sargento Miguel Gable. Objection, Your Honor. Hindi pa napapatunayan ang nasa sakdal ang siya pumatay sa biktima. Objection sustained. Baguhin ang tanong. Sino-sino ang inabutan mo sa gusaling binanggit mo? Si Tiniente Santiago po at ang biktima na si Sargento Miguel Gable. Napatay na. Si Tiniente Santiago ba ay maituturo mo ngayon? Opo. Siya po. Anong oras kayo dumating ng mga kasamahan ninyo sa gusaling pinangyarihan ng krimen? Mga alas dos po ng madaling araw. Kanina ay nabanggit mo, napatay na si Sargento Gable nang kayo ay dumating. Sa Makatwid ay hindi mo nakita na si Tiniente Santiago ang bumaril sa kanya, hindi ba? Opo, pero inabutan po namin ang pagbaksak ni Sargento Gable. Nakatayo pa rin si Tiniente Santiago sa harap ng biktima na hawak ang kanyang baril. Your Honor, ang testigo sa panig na taga-usig ay maliwanag na nagsisinungaling. Your Honors, hindi dapat pahintulutan ang opinyon na nagtatanggol. Your Honor, ang opinyon ay mahalaga dahil sa ang sinasabi ng testigo ay salat sa katotohanan. Your Honor, may I continue? The defense is warned not to repeat such a statement. Counsel may now proceed. Ayon sa report ng medical legal, ang biktima ay namatay sa bandang alas 12 at alauna. Kung ang mga testigo, Your Honor, ay dumating sa bandang alas 2, maliwanag na hindi nila nakita ang sinasabi nila na pagbaril ni Santiago sa biktima. Ginoong Reyes, nasuri niyo bang mabuti yung mga slugs na nakuha sa pinangyarihan at yung mga balang tumama sa katawan ng biktima? Opo. Anong masasabi niyo? Ang mga slugs po na nakuha sa katawan ng biktima na si Sargento Miguel Gable ay sa iisang baril nang galing. Kaninong baril, Ginoong Reyes? Kay Tiniente Santiago po. Your Honor! Ninakaw ang baril ko na sinasabi nilang nakapatay kay Sargento Gable! Hindi akong bumaril sa kanya! Your Honor, the accused is out of order! Hindi siya dapat magsalita ng hindi tinatanong! Binabalaan ng hukumang ito ang nasa sakdal na huwag sasagot hanggat hindi tinatanong. May I advise the defense attorney to tell his client not to interrupt the proceedings? I'm sorry, Your Honor. Tenyente, gusto mo bang ma-contempt of court tayo? Papayaan mo lang sila. Magsalita ka na lamang kapag ikaw na ang nasa witness stand. Ito ba ang baril na sinasabi mo? Ito nga po, isang 38 snub-nose na may serial number na 217-245 na pag-aari ng nasa sakdal.
Your Honors, may I request that a tag be placed on the gun's trigger guard and that it be marked as Exhibit A. Mark it. Bilang alagad ng batas, gaano mo kakilala si Teniente Daniel Santiago? Isa ba siyang mabuting pulis? O isa rin siya sa tinatawag na iskalawag na nakikipagsabwatan sa mga sindikato para magkamal ng salapi? Objection, Your Honor. The question is leading and without basis. Objection overruled. The witness may answer. Okay naman ho record niya. Mabilis nga ho ang pag-asenso niya. Nagtataka lang ho kami kung bakit nagawa pa ni Tiniente ang pumatay. Eh magkaibigan naman sila ng biktima. Lumalabas ho sa investigasyon namin. Onsehan na nangyari. Gustong solohin ni Tiniente ang nayari nila sa operasyong yon. Kasinungalingan! Wala akong nalalaman sa sinasabi niya! Your Honors, I hereby request that the accused be cited in contempt of court for continuously disrupting the hearing. Your Honor, I apologize for my client's behavior, Your Honor. Hindi na po maulit. Kagalang-galang na hukom. Dalawang beses na po nangyayari ang panggugulo ng nasa sakdal sa tahimik at maayos na sesyon ng hukomang ito. His actuations only shows his real self. Your Honors, ang kabiglaanan po ay hindi nangangahulugan ng walang katuwiran. The emotional outbursts of my client is but natural. Hindi ginagawa, hindi sinasadya. I seek the benevolence of this court so that my client will be forgiven for unintentionally disrupting the proceedings. The accused will please rise and approach the bench. After committing the same offense, after a first turn warning, the accused is cited for contempt of court and hereby ordered to pay a fine of 500 pesos. Sinasabi mong wala kang kasalanan at na-frame up ka lamang. Bakit wala kang maiharap ng testigo para patotohanan ang iyong mga salaysay? Paano ko makikita ang taong sinasabi ko? Eh, nakakulong ako. Hindi nakikipagbiruan ang hukumang ito sa inyo, Teniente Santiago. Mangyari lamang na sumagot kayo ng tama at walang kasinungalingan. Miss Villaverde. Excuse me. Villaverde. Villaverde kung Villaverde. Kailanman ay hindi ako nakikipagbiro. At lalo nang hindi ako sinungaling. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon para makalaya, ang lahat ng testigo mo na umiipit sa akin ay palalamunin ko na siling labuyo para umusok ang buhanga! The statement of the accused, Your Honor, shows that he is really sick. Utak kriminal lamang ang magkakaroon ng lakas ng loob para manakot at magbanta. Objection, Your Honors. Ang obserbasyon ng ating magiting na taga-usig, hindi naman yata makatarungan para sa nasa sakdal. Lumalabas na hindi pa man siya nalilitis, ay guilty na siya sa isang kasalanang maaaring gawa-gawa lamang. I beg to disagree, Your Honors, to the opinion of the Defense Counsel. It is on the record that the accused really threatened the witnesses. Bulaklak ng dila, Your Honor. Sort of a defense mechanism ng isang taong buong pagkakaisang idinidiin gayong hindi pa naman napapatunayan ang kanyang kasalanan. Your Honors, kung ang nasa sakdal ay sintensyado na ng ating taga-usig, eh ano pa ang silbi ng ating ginagawang paglilitis sa usapin ito? Nag-aaksaya ka lang ng laway, Atty. Kahit na ano pang sabihin natin dito, hindi nila tayo paniniwalaan. Kung ganun, inaamin mo na. May magagawa pa ba ako, Torny? Kahit na ano pang sabihin ko, pakikinggan mo ba ako? Sarado na ang utak mo. Bingi ka pa sa katwiran. Dahil mas pinakinggan mo mga testigo mong bulok. Alang pagpatay kay Miguel Gable. Dahil dito, siya ay nakatulang maparusahan ng kamatayan at pagbabayad ng danyos sa halagang 50,000 piso. So ordered.
investigation sa attorney. Do you copy? 10-4, copy. Ready to copy. Plate number, bearing Papa Lima Hotel. Papa Lima Hotel, 410. 10-4. Ah!
mas piskal! Sir, nakatakas din yan si Santiago. Pati yung government prosecutor, in-hostage niya. Ano? Ayon sa radio message na nakuha ko, nakalusot siya sa South Expressway. Sabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba? Nigagawa ng mabuti yun eh. Now contact all South Regional Command. Yes, sir. At sabihin sa mga bata, makipag-coordinate sa lahat ng mga chief of police ng mga bayan na yun. Yes, sir. Kailangan ibalik si Santiago. Huliin ang pugante ngayon. At ay mano, boy! Wala kayong mga silbi! Sayang lang ang perang ibinabayad ko sa inyo! Boss, hindi namin mabaril si Santiago. Baka madami si piskal. Lalo lang magka-problema. Anong problema? Hostage siya? Wanted ang kasama? Paano magkaka-problema kayo ang otoridad? Anong gusto niyong gawin namin? Idamay niyo na si piskal. Palabasin ninyo na yung tinyente Santiago ngayon ang pumatay. Kaso, ang problema ngayon, saan lungganin niyo sila hahanapin? Positibon sa South sila nagpunta. Kompleto ang police network namin. Hayaan niyo, boss. Sa susunod, hindi na kayo mapapahiya sa amin. Ano ba plano mo sa akin? Saan mo ako dadalhin? Ano ba? Bakit ayaw mo ko sagutin? Hoy, ayoko na masyadong maraming tanong, ha? Tumahimik ka! Pwede ba? Humanap ka na isang lugar dyan, ihinto mo, nagjijingle ako eh. Napakarong timing mo naman. Alam mo naman delikado ang buhay ko eh. Pigilan mo na lang. Kanina pa nga ako nagpipigil eh. Sino ba hindi magjijingle sa nervous na nangyari sa atin? Excuse me, saan ang comfort room? Doon, sa gawing kaliwa. Piskal! Ang tagal mo! Hindi pa ako tapos! Hoy! Tatakas ka, no? Ha? Anong ginagawa mo dyan? Sinasabi ko na nga ba't di ka mapagkakatuwalaan? Talagang hindi! Siguro, kanino mo pa ako binubusohan, ano? Ano? Ikaw bubusohan ko? Hehe, wag yan eh! Hambog ka talaga! Magkaroon lang ako ng pagkakataon, tatakasan kita uli! Tatakasan mo ako? Ako tatakasan mo? Oo! Tatakasan mo ako, ha? Ha? Ano ba? Hindi kayo na makakalis ngayon! Halika! Kung nasira man ang plano ko, Papa, para makulong dito ang hayop ni Santiago ngayon. At kung nagawa man niyang tumakas, tatakas din ako para usigin ko siya kahit saan mang impyerno. Ihanda mo na ang puwersa mo, Papa, habang nakapila pa ang kaso. At hindi pa tiyak kung ililipat nila ako ng Muntinlupa. Hindi ako matatahimik, Papa, hanggat hindi ko nadudurog ang kaluluwa ng hayop na yan. Narinig mo ako, Papa. Gawin mo sinasabi ko sa iyo. Gawin mo! Huwag kang mag-alala, anak. Ngayon pa lamang isipin mong malaya ka na. Oh, dito! Anong gagawin natin dito? Eno pa. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Dito tayong papahinga, hanggat di ko naisip kung anong gagawin ko. Hoy! Kung ano man na iniisip mo, nagkakamali ka, ha? Patong-patong na ang kaso mo, ha? Murder! Kidnap! Ngayon naman, rape! Ano? Ang kapal naman ng mukha mo? Tatingin mo na-raping kita? Oo! Oh, bastos ka eh!
Hindi pa pwedeng kalokohan mo sa akin. Hindi ka pwede sa akin. Kung talagang pagsasamantalahan kita, hindi na tayo aabot dito. Sa damuhan pa lang, tapos ka na! Bastos ka talaga! Ang bastos-bastos mo! Sino yan? Sir, ito lang yung tubig na malamig. Magkano bang overnight dito? 450, sir. Nawawala wallet ko eh. May 450 ka ba dyan? Ang lakas ng loob mo magmotel. Wala ka naman palang pera. Eh, nawala wallet ko eh. Nawala? Ayoko! Babayaran kita. Ayoko! Ayoko! Ibang kaso naman yan, ha? Saan ba wallet mo rito? Binigay mo na to. Hindi na kaso yan. Oh, keep the change. Thank you, sir. Sir, baka kailangan si Flavier. Sinong Flavier? Ito ho, condom, sir. Para hindi tablan. Baka nagko-control si Missy. Mas magaling to. Anong condom ang sinasabi mo, ha? Anong palagay mo sa akin, ha? Ma'am, nagmamalasakit lang naman ho ako eh. Masama ho kay abortion. Hindi ko asawa yan. Ha? Mas magaling. Magagamit to. Safety, safety. Walang sabit. Walang hiya ka talaga. Isa kang pambaston. Walang hiya ka tama talaga. Tama na. Tama na yan sabi. O sige na. At kukumbisihin ko na muna, ha? Sige. Hindi mo sinabi agad. Bisaan lang dito. Talaga, no? Anong palagay mo sa akin, mahilig? Eh, ba't ka nangangapa? Eh, kung tinukalo ka niyan? Yung susi ng poses ang kailangan ko. Yun ang kinakapa ko. Tatakas ka. Hindi, pupunta lang ako sa banyo, eh. Kailangan ko ang susi. Akin na. Hindi ka talaga pwedeng kausapin ng matino, ano? Bastos, paano ko pahahawakan yan eh? Basa na ng laway mo yan. Akala ko ba magbabanyo ka? Hindi na lang. Masamang nagpipigil ng ihi, attorney. Baka mamay magkasakit ka sa bato niyan. Masisi mo pa ako. Sige na! Baka mamaya dito ka pa magkalat. Baka pati ako mamanghi. Wala ka talaga respeto, no? Huwag mo akong piliting patulang kita. Hindi ako pumapatol sa babae. Ayoko ta maging kaaway. Sa kalagayan ko ngayon, kailangan ko na matibay na kakampi. Pwes gamitin mo yung utak mo. Gusto mo pala akong kumampi sa'yo eh. Bakit mo pinapwersang sumama ako sa'yo? Kontratuhin mo ko para akong bilanggo. Para akong isang presong nahuli mo. Warden! Good evening, sir. Alam kong kontrolado mo lahat ang mga tao mo sa loob. Siguraduhin mo lang na walang bulilyaso. Wala naman ang hindi maayos sa magandang usapan. Alam ko, huwag mo na akong pangunahan. Walang imposible sa pera. Ayan, hindi ka pa man nag-uumpisa, kumpleto na ang bayad mo. Ang gusto ko lamang, madali yan ang trabaho. Mainiping masyado ang anak ko. Maasahan po ninyo, sir.
Sinong tinatawagan mo? Pulis? Bahay ko, bakit? Alam mong hindi ka pwedeng tumawag. Alam mong sitwasyon natin. May mga taong umaasa sa akin, naniniwala sa akin, nagmamalasakit. Hanggat hindi nila alam na ligtas ako, unti-unti mo silang pinapatay sa nerbiyos eh. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo ang dahilan? Ha? Kaya hindi na natin dapat magtalunan pa yan. Hindi mo kayang paglaruan ng batas. Yan ang hirap sa inyo mga abogado eh. Wala kayong konsensya. Puro kayo batas, batas, batas! Pwede ba? Paminsan-minsan gamitin mo naman ang puso mo! Ano malay mo sa puso? Ginamit mo ba ang puso mo nang pinatay mo ang matalik mong kaibigan? Ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako kriminal? Kailanman ay hindi ako mapatay ng taong walang laban! Pero ikaw, humuhusga ka ng taong walang kasalanan. Itinidiin mo! Inuhusin mo! Wala akong personal na galit sa'yo, Tiniente. Ginagampanan ko lang ang trabaho ko. Nagkataon mahina ang depensa mo, kaya natalo ka. Kung sakasakaling mapatunayan ko sa'yo na wala akong kasalanan, tutulungan mo ba ako? Bakit hindi? Yan ang misyon ko sa buhay eh. Ang ipaglaban ng mga ape sa mga abusadong pulis at pinuno ng bayan. Kung nagkataon ikaw na agrabyado, hindi ka magdadalawang salita sa akin. Sinabi mo yan, ha? Oo. Saan ba kasi tayo pupunta? Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Ano ko ba naman? Wala ka bang tiwala sa akin? Ako? Magtitiwala sa isang kriminal na katulad mo? Mukhang bagong hasa yata yung dila mo. Ang talim. Baka gusto mong papuruling ko sa halik yan. Subukan mo. Malilintikan ka sa akin. Oo. Talaga nalintikan na tayo. Nag-overheat ang kotse mo. Bulok kasi. Anong gagawin natin? Ano pa? Di, paggagawa natin. Ano bang sira? Ah, wasak na radiator hose mo. Papalitan na yan. May radiator hose ka ba rito? Oo. Magkano? 150. $200 na lang, pati labor. O bakit ka nakatingin sa akin? Alam mo namang wala akong pera eh. Pag-extortion na yung ginagawa mo sa akin, ha? Babayaran kita. Bibigyan mo ako, hindi? Panibagong kaso na naman yan, ha? Oh. Yan. Ayos, boss. Bilisan mo, ha? Sandali lang yan. Saan ka pupunta? Chijingle ako eh. Pupunta ako sa banyo. Chijingle ka na naman? Wala na bang katapusin yung kajijingle mo? Ayoko. Tatakasan mo lang ako eh. Sige na naman oh. Jingle na ako, puputok na ang pantog ko. Nakikiusap ako sa'yo. Ayoko. Please naman oh. Please, hindi kita tatakasan. Okay? Talagang hindi mo ako tatakasan? Oo. Ayoko pa rin. Ano ka ba? Parang bawal sa'yo umihi ang tao ah. Nakikiusap na nga ako ah. O sige na. Pero sa isang kondisyon. Ano? Sasama ako. Sasamahan mo ako sa loob ng banyo? Sira ka pala eh. Sa loob ka, sa labas ako. Halika na. Siguraduhin mo lang ha. Excuse me, saan ang conference room? Doon po, ma'am. Thank you. Oh. Dito lang ako. Bir nga. Santiago! Nasaan si Atorne? Wala siya rito. Tinakasan niya ako.
Masyado mo kaming pinahirapan, Tiniente. Hayop ka, masungkal! Alam mong wala akong kasalanan, bakit mo ako ginaganito? Pasalamat ka't pinakukuha ka sa amin ng buhay, Tiniente. Dahil kung nagkataon, kaparis ka na rin ni Mike na nakabaon na ngayon sa lupa. Pulis ka rin, masungkal. Hindi mo dapat pinakikinggan yung mga hayop na naguutos sa ina ganituhin ako. Kung kontento ka sa sweldo mo, kami hindi. Tayo! Amanos na tayo, Tiniente. Bahala na sa'yo si amo. Sige! Pitpitin yan! Ma'am, ano ang nangyari? Ano yung putok na yun? Wala. Kunin ko lang itong kotse ko. My God. My God, wala siyang kasalanan. Hindi siya. My God, wala siyang kasalanan! Kailangan madala kita sa ospital. Kaya ko to. Mauubusan ka ng dugo. Huwag mo ako intindihan, da please lang to. Basta diretso mo lang. Ang tigas-tigas ng ulo mo, ah. Huwag ka na makipagtalo. Alam ko kung anong dapat kong gawin. Diretso mo lang. Hindi. Ngayon ako naman ang dapat napakinggan mo. Alam mo, hindi talaga kita maintindihan eh. Takot ka mabilanggo, hindi ka naman pala takot mamatay. Kung gusto mo ako tulungan, dali mo ako sa amin. Mas ligtas ako doon. Kanan mo dyan. Kanan mo. Thank you.
Daniel. Kung may sumusunod sa likod, hindi ko na alam gagawin ko eh. Daniel? Daniel, kailangan makalayo tayo rito. Pilitin mong lumakad, alalayan kita. Baka abutan tayo ng mga umahabol sa atin dito. Daniel, please. Oh, bakit ayaw minto? Lat! Teka, ayusin ko. Bilisan mo! Daniel? Ayso. Bilis-bilisan mo dyan, ha? Para makarami tayo. Oo. Oo, eto. Ito pa, oh. Isuot mo. Handa lang, ha? Para hindi ka ginawin. Ito na ba yan? Sigurado, matagal. Marami tayo natitas ngayon, ha? Mare, pakiabot nga to. Maglalaga ka ng dahon ng bayabas, ha? At siya mong ipanlalanggas dyan sa sugat mo. Oh, makikita mo. Madaling gagaling yan. O, ito pa. Ano ito? Ali na. Tama, nagkamadali na nga eh. Bigay ng tatay ko. Anan? Maraming beses nito niligtas ang buhay ko. Nagkaroon ka na ng pagkakataon para takasan ako kagabi. Bakit hindi mo ginawa? Ayoko makonsensya eh. Nasa gipit na kalagayan ka. Nilalagnat. Nagdidelirio, may tama. Kung masama nangyari sa'yo, baka hindi rin ako matahimik. Alam mo, nagsisisi ako na dinamay kita sa gulo ko. Pero wala akong magagawa. Mahalaga sa akin ang karangalan ko eh. Ayokong pagdusaan ng isang kasalanan hindi ko nagawa. Pagsisihan man natin to, tapos na eh. Nandito na ako kasama mo eh. Siguro ang dapat natin pag-usapan ngayon kung paano natin maitatama ang mali. 20 pesos po yan. Meron pa ho? Bigyan mo ako ng patis, tsaka bawang. O ito, sa akin o. Naman eh. O yan. Paano? Pagaling ka. Salamat, pare. Nay! Nay! Ang kuya dumating! Salamat sa inyo.
Sige. Tara. Daniel! Oh. Daniel! Natanya! Nako, natatandaan mo ba itong si Ramonito? Siya yung pinag-aaral mo. Daniel! Mag-grade 6 na yan. Daniel! Siya si Kuya Daniel mo. Natatandaan mo pa ba siya? Kuya! Mano po, Chong? Kawangan ng Diyos. Bakit? Ano ba nangyari? Kung kaya mong bilugin ang ulo ng mga tao dito, ako hindi. Lumayas ka! Hindi ka namin kailangan dito! Nay! Hindi mo ko ina! Wala akong anak na katulad mo. Nandungisan mo malinis sa pangalan ng ating angkan. Huwag ka naman ganyan, Bita. Bigyan mo naman ng konting kahihiyan ng anak mo sa harapan ng maraming tao. Bakit, Kuya? Binigyan niya ba ako ng kahihiyan ng pumatay siya ng tao? Nagkakamali ho kayo. Walang kasalanan si Daniel. Ako po si Prosecutor Villaverde. Ako rin po umusig sa kanya. Pero ako rin ang magtatanggol sa kanya dahil napatunayan ko po na na-frame up lang si Daniel. Ay, nakita mo na, Bita. Padalos-dalos ka kasi. Halika na, sakay na! Di ba may kasunduan tayo, Papa? Na ako ang papatay sa hayop na Santiago'ng yan. Bakit ikaw pa? Tama na yung desisyon ko na ipapatay siya kasama ng piskal na yun. Ako ang naghirap sa loob ng bilangguan, hindi ikaw. Sinira niya ang buhay ko, Papa. Kaya hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko ngayon. Mulat sa pulpay, napakakitid na ng utak mo. Tagasalo na lang ako ng problema mo. Lahat na lang ng gusto mo ang dapat masunod. Tambak na ako sa problema. Pinalalala mo pa! Matagal lang malala ang buhay ng buong pamilyang ito simula nang ipapatay mo si Mama. Pinendeho niya ako. Kaya dapat lang siyang mamatay. Pero ikaw, iba ka, anak. Dugo kita. Ikaw na lang ang natitira kong pamilya. Walang dapat umagaw sa'yo, kahit na batas! Ewan ko, Papa. Buhat ng patayin mo si Mama nang bata pa ako. Nabuo sa isip ko ang walang katapusang puot at paghihiganti laban sa'yo. Alam mo ba, na pagkatapos mong gawin ang krimen yon, sinadya kong gumawa ng masama. Dahil nakikita ko at natutuwa ako na sa bawat kasamaang gawin ko ay naghihirap ang kalooban mo. At alam mo rin ba, nasa buhay kong ito, nabuhay ang isang paghihiganti laban sa'yo. Bakit di natin subukang baguhin ang lahat? Ngayon at nakatakas ka, tamasahin mo ang kalayaan mo, mag-ibang bansa tayo. Sabihin mo, anak, ano pa ang gusto mo? Buo na pa siya ko. Matatahimik lamang ako kapag napatay ko na ang hayop na Santiago'ng yan. Ay, katagal na natin na nakakasahan ko si Daniel. In the morning mist, and the world so still. Kaya ko kaya. Bahala na. Vera? Para sa'yo? Bulaklak? Pasensya ka na. Wala kasing rosas dito eh. Kaya gumamela na lang yung kinuha ko. Pero pinaghirapan ko yan, ha? Oo, ngayon? Kasi may nararamdaman akong hindi ko maintindihan eh. Sa tingin ko, ikaw lang makakagamot na. Eh bakit ako? Hindi naman ako doktor, ah. Yun na nga eh. Hindi kayang gamutin ng doktor. Naniligaw ka ba? Nahihiya na nga ako. Binubuko mo pa ako. Ikaw talaga, oh. Iba kasi akong kumilatis ng kaso eh. Iniimbestigahan ko muna.
O sige, guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong? Saan? Sa puso mo. Saan lang natin tapusin ang bista? Sa palagay mo? Sa palagay ko, matutulog na ako. Sige. Good night. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Dahil sa'yo, hanggang mamatay, dapat mong tantuin. Wala nang ibang giliw, puso ko'y tanungin. Ikaw at ikaw rin. Bilis ng mga pangyayari, no? Kung iisipin, para tayong mga bata walang problema. Masarap ding isipin na kahit panandalian lang eh, pwede rin palang takasan ng mga pagsubok sa buhay. Alam mo, Vera, nung una, kulang lang sumpa kita. Pero ngayon, di ko na alam kung anong nararamdaman ko. Tama palang kasabihan. Kung sino yung kaaway mo, siya pang malalapit sa'yo. Sana wag na matapos to. Hindi, Daniel. Pansamantala lang ito. Kailangang harapin natin ang kaso mo. Pero anong labang ko? Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, kailangan malinis ang pangalan mo. Nandito ako, Daniel. Para gawin yon, kahit anong mangyari, nasa panig mo ko. O, Chong, dala mo ba? Oo. Eto. Eto pa, kakailanganin mo yan. Patibala, kompleto.
Saan ka pupunta? Sa gera? Aanin mo lahat ang baril at balang yan. Kailangan ko ng armas para ipagtanggol ang sarili ko. Malaking puwersa ang harapin ko sa Maynila. Kahit dalin mo lahat ang armas sa baryong ito, walang mangyayari sa'yo. Nag-iisa ka lang. Bakit hindi ka nalang sumuko? Bayaan mo na ang batas ang umusig sa mga kalaban mo. Mga pulis ang umahabol at bumabaril sa atin. Wala akong tiwala sa kanila. Ni hindi ko alam kung sino kaaway ako kampi ko. Hindi mo ba iniisip na maaari ka mapahamak sa gagawin mo? Alalahanin mo, wanted ka pa rin. At kapag nadisgrasya ka nang hindi pa lumilinaw ang kaso mo, mamamatay ka na may dungis ang pangalan mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko gagamitin ang armas ito sa taong walang laban. At gusto kong malaman mo na karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan. Mga talaga! Kasalanan niyo lahat ito! Palibasa, murang utak bawa ang mga utak ninyo! Kung di kayo pumalpak, wala na sanang problema! Kailangan makita natin si Teniente Santiago. Si Piscal Villaverde. Siya lang ang susi. Siya lang ang daan. Manmanan ninyo ang bawat kilos niya. Postihan ninyo araw at gabi. Hello? Hello, eto bang bahay ni Atty. Villaverde? Oo, si Atty. To. Ako si Bobet Sanchez. Nahanap ko si Sir Santiago. Bakit? Wala ako siyang kasalanan sa pagkamatay ni Sargento Gable. Nakita ko buong pangyayari. Matagal ka na namin hinahanap ah. Saan ka maaaring puntahan? Pauwi na ho ako ng harangin ako nila Sargento Masungkal. Sa may Old Comelec Ruins. Wala ho akong nagawa ng patawagin nila ako sa inyo. Ako ang inaasahan ng mga magulang ko. Kung mapapatay mo ako, baka hindi na makalabas ng ospital ang buhay ang nanay ko. Naniniwala ako sa'yo, Bobet. Pero sinong nakita mong bumaril kay Mike? Si Sargento Masungkal ho. Alam kong hindi na nila ako bubuhayin. Kaya pinilit kong makatakas. Swerte na nga lang ho't nakaligtas ako. Pero bakit ka nagtago? Sana humarap ka sa husgado. Sana tumistigo ka laban sa mga nag-frame up kay Teniente. Natakot ako eh. Inisip ko magulang at kapatid ko. Siguradong sila babalikan ng grupo pag nagpakita ako para tumistigo. Pabibigyan kita ng proteksyon sa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Payag ka ba na maging pangunahing saksi sa kaso ni Teniente? Isa ho si Teniente sa matitinong pulis na kilala ko. Attorney, gagawin ko lahat ng magagawa ko para matulungan siya. Dapat inuna ang media, Piskal. Dapat ay pinaalam mo muna sa akin. Bilang superior ni Teniente, ano man ang iyong binabalak? Siniguro ko lang na mabibigyan ng pagkakataon si Teniente Santiago na marinig muli ng hukuman ng kaso niya. Malakas ang puwersa ng kalaban niya. Hukuman? Pagkatapos mandiktik niya sa korte, ay narito kang ipari pagtanggol siya. Sabi mo sa akin, Piskal, mayroon ba na magkita sa inyo dalawa? Ganyan ba kababa ang pagkakakilala niyo sa akin? Kailanman, hindi po maibabaw ang puso ko sa batas. Nandito ako dahil nakita ko ang lahat at naniniwala ako sa kanya. Alam kong kayo lang ang maaasahan ko makakatulong kay Teniente. Biktima siya ng maling katarungan. At hindi ako titigil hanggat hindi ko na itutuwid ang lahat. Ano nga yung piskal ang inyong binabalak? Hello?
Si Tommy to. Andiyan ba si boss? Sandali. Hello? Boss, alam ko na kung saan nagtatago si Teniente Santiago. Ah, saan? Bakit sa kanya ka lumapit? Wala akong tiwala sa kanya! Ibang pagkakakilala ko sa pagkatao niya, maniwala ka sa akin, Daniel! Isa siyang opisyalis na pinaiiral ang batas! Batas? Isa rin ako alagad ng batas, pero nasaan ako ngayon? Hindi mo ba alam sa ginawa mo ngayon? Lalo mo lang akong pinahama! Hepe mo siya! Siya lang ang makakatulong sa'yo! Wala siyang nagawa nung dinidin mo ako sa husgado noon! Iba noon, iba ngayon! Bakit ba hindi ka magtiwala sa akin? Paano ako magtitiwala sa'yo? Sa ginawa mong yan, hindi ko na rin alam kung kaibigan kita o kaaway! Yan ang hirap sa'yo eh! Tumutulong na nga ako, pinagdududahan pa ako! Ako pa lumalabas na masama! Oo, inaamin ko. Nagkamali ako. Dahil naniwala ako sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko na kayang ituwid ang pagkakamaling yon. Idinamay mo na nga ako eh. Tinaya ko ng buhay ko sa'yo. Kaya naman kita takasan nun ah. Kaya kitang iwanan. Pero hindi ko ginawa. Dahil alam ko wala kang kasalanan. Ewan ko, Daniel. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit ko itong ginagawa para sa'yo. Siguro dahil meron akong nararamdamang hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kasama mo dyan! Lumabas ka! Kung hindi, pauulan ang kita ng bala! Bibilangan kita ng 5 segundo! Isa! Lalaban ako. Kaya mabuti pa umalis ka na. Hindi! Tayong dalawang haharap sa kanila! Dalawa! Ayoko madamay ka! Kaya umalis ka na habang may panahon pa! Tatlo! Laban mo ito! Laban ko na rin to! Nasundan ka nila rito ng dahil sa akin! Hindi kita iiwan! Apat! Huwag mo na sisihin ang sarili mo! Naintindihan kita! Sige na! Eh, di mo matay kung mamatay! Hindi kita iiwan! Tigis ng ulo mo! Halika na! Ah!
ko! Ano ka na sabi? Pagod na ako. Tumahimik ka dyan, baka marinig nila tayo. Daniel! Daniel, anong gagawin natin? Mamamatay tayo rito! Relax ka lang, akong bahala sa'yo! Sa tayo pupunta! Tara! Ay, bakit ako iniwan dito? Tulungan mo ako! Tulungan!
Tutuan mo ako! Teka lang! Sadali lang! Hanap lang ako matututuan! Mamamatay ako rito! Tulungan mo ako! Nasusunog na itaas! Ano pa ginagawa mo dyan? Bilisan mo! Nasusunog na itaas! Mamamatay ako rito! Ano gagawin mo dyan? Pasensya ka na! Wala nang ibang paraan! Bakit mo babarilin ako? Galing ko, no? Wake up! Na naman yan. Relax ka lang. Sagot kita.